Pagkatapos ko magbenta ng mga Pinoy eggs, sobrang happy ko dahil naka 430 pesos tayo kanina sa 5 minutes lang. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating araw. At pumunta agad ako sa aking manukan kasi meron tayong mga orders. Ito yung sideline ko ngayon, nagbebenta ako ng mga layer feeds. Sa halagang 1,500 pesos per sack. Branded yan. Uuwi na sana ako kasi medyo gumagabi na pero may dumating na mga buyers. Mag-asawa sila at gusto nilang magmanukan. Ito'y magsisilbing libangan nila habang kumikita sila. Dahil si mama ang nakaasa nito sa mga sisiw, siya yung magpre-prepare ng mga karton. Ako naman yung maghuhuli. So ito yung package nila worth 2,500 pesos. Maraming freebies yan. So ito naman yung mga manok natin. Nagdagdag ako ng ating mga manok dito sa gala. Ito yung mga RTL na tinatago-tago ko para hindi mabili. Update tayo dito sa ating mga manok ngayon. Sobrang lalakas nilang mangitlog sa ngayon. By the way, naubusan na ako ng duck layer. Tapos may dumating dito na layer feeds, which is yung branded na sinasabi ko. Ito yung pinapakain ko ngayon. Hinahaluan ko ng hammered at corn grits. May konti ding broiler feeds. At syempre, hindi nawawala yung ating King's Vita Plus. Kahit maulan pa rin dito sa lugar namin, grabe pa rin yung pangingitlog nila. Sa mga nagtatanong kung available na po yung mga sisiyo natin, yes, available na po tayo. Hindi pa sana ako magsisimula sa pagbebenta, kaso nga lang nabawasan na nung nakaraang araw nakita nyo naman sa previous vlogs natin. Kaya pinapatuloy ko na lang. Yung sale natin hanggang June to or July. Tapos magpapakinggan na naman ako para gawin ko na namang breeders yung mga napuproduce natin. Harvest na naman tayo ng mga sisiyo tomorrow. Kasi yung pag-harvest natin ng itlog, every 6 days na po. So napakabilis ng production natin. At kitang-kita nyo, punong-puno po yung incubators natin. Ito, mapipisa na to tomorrow. Update tayo dito sa ating mga Jersey Giant. Nakikisama na po sila sa kanilang kasamahang manok. Estimate ko nito 1 to 2 months, magmimate na po yun. Napapansin nyo ba halos yung mga buyers natin, medyo may edad na. Dahil sa mindset, sila yung mas nakakaalam. And yung pinipili nila is mag-farm ng manok. Dahil nakikita din nila, mas mabilis yung pera dito sa farming na ito. Hindi sa sinasiraan ko yung ibang farming. Pero nag-research din po kasi ako sa ibang livestock. Yung pinaka gusto ko talaga sa livestock is baka at saka baboy. Kaso nga lang, napakatagal po paramihin. Tapos dito sa manok, basta't meron ka lang incubator, pwede ka araw-araw magparami. Kaya mas na-amaze ako dito, at sa ngayon, ito na talaga yung paborito ko. Sobrang sarap sa feeling na yung pera mo tumatakbo-takbo, malakas kumain, at yung pera mo, everyday dumadami. Yung pera at pagkain na sa isang investment lang, at yung investment na maraming source of income, ito yung tinatawag na manukan.